barangay! Namiss niyo ba ako? Namiss ko rin kayo. Isang malawakang kaway-kaway na naman po. Mga kabarangay, good morning. And simulan natin ang umaga ng punong-puno ng pag-asa. O, diba? Kahit sa sa kabila ng ating kinaharap ngayon, nakapantulog pa ako, diba? It's 6:30 ng umaga. Bali, share ko lang sa inyo today. Ayun, ganun pa rin. Pag may load tayo, may wifi, may pang-load ang nanay nyo, yun, nagka-copy-paste pa rin tayo sa ating mga affiliate sa Involved Asia. Ayan, kung gusto nyo rin mag-start kumita sa pamamagitan ng copy-paste at pag kung wala kayong pamuhunan, gusto nyo magtinda sa Lazada, sa Shopee, sa Watson, sa kung ano-anong malalaking big-time company, Amazon, sa Laura, sa Pora. Ayan, i-try nyo rin to guys. Ilalagay ko sa baba yung description link below. Na-discuss ko na to dati. Ginawan ko na to ng video before. And sabi ko sa inyo, i-update ko kayo pag nakapag-withdraw na ako. Gusto ko kasi iniipon yung kita ko dito. And ganun lang kasimple. Magka-copy-paste ka lang. I-share mo lang sa kailangan mo ng Facebook page or YouTube channel. Kagaya nito. Or TikTok, pwede rin. Facebook, o sa anything, social media account, Instagram, Twitter, ayan, pwede nyong i-share doon yung link ng inyong mga ibibentang items. Today, ang trip ko is mga seed. Diba? Marami kasing nagtatanim ngayon. Okay. Kaya trip ko, seed ang aking ika-copy-paste ngayon at gagawan ng link kay shop link kay Involved Asia. Okay. Medyo konti lang ang benta dito pero naniniwala kasi ako na mabenta ngayon ang mga buto. Okay. And today guys, Okay. Bale, i-share ko sa inyo. Bago ko i-share yun, gusto ko i-share sa inyo. I-share ko lang kagabi experience namin na nag-online class na yung nag-start na mag-online class yung anak ko kagabi. Pangalawang anak ko. Bale, the struggle is real dahil ang sakit sa ulo kasi nakaka-stress, totoong hindi madali itong ating lahat naman tayo nahihirapan at naninibago sa bagong buhay na ating tinatahak ngayon at kinaharap. Ang hirap talaga pag andun ka na sa mismong aktong online. Ako dati, kasi nasanay ako, o mas gamay ko, ang pagiging teacher sa, o ang pagtuturo sa mga bata sa online. And naiintindihan ko na yung mga teacher, karamihan sa mga teacher natin dito sa Pilipinas ay hindi naman, lalo na yung mga teacher talaga sa mga public school, private school, especially sa public school, hindi sila sanay sa online class. And kagabi sa group chat namin, mga magulang, na-stress lang ako dahil ang dami-daming mga nanay na isa na rin ako doon na hindi makapasok sa Google, hindi malaman kung anong gagawin sa Google Meet. Diba? Kasi pinapadownload yan ng mga teacher. Nag-struggle lang ako dito sa isang anak ko kasi hinihingi namin kay teacher yung link. Kasi parang Zoom din yan eh. Kailangan may code para makapasok ka sa meeting. And si teacher, nagsastart na pala siya sa kanyang online class. And ang dami-dami pang mga bata na hindi nakapasok doon sa kanyang online class.
kumbaga naiwan, marami ka pa kaming naiwan. Maraming nanay na nagsastruggle na hinihingi yung link dahil hindi makapasok sa link. Dahil may link na nandun sa group namin is sa Google naman yun. And, ano pa ba? Suggestion ko lang, bago siya mag-start ng class, is i-guide muna and make sure ng mga teacher na ang lahat ng mga magulang, dahil hindi naman po lahat ng magulang, ay sanay sa online class o step by step o kahit basic, may mga ilan pa rin pong magulang na mapag-iiwanan, nanay, tatay, at mga bata. Kagaya nung kagabi, nadurog talaga ang puso ko doon dahil merong isang bata na nasa GC ng parents. And syempre, iratado na yung mga magulang, hindi ko rin alam na bata tong nandun yung ano na to, profile na to, yung account na to. Nasa GC siya, nagtatanong siya, syempre irritable na yung mga magulang dahil pati sila hindi nila maipasok yung anak nila dun sa link. Tapos kahit ako, aminado ko, sumakit ang sintido ko, na stress ako. And nung matatapos na yung, actually, na-late nga kami ng anak ko, wala rin naintindihan talaga yung anak ko. Dahil late talaga kami. And nakakalungkot, nag-notify ako kay teacher na marami pang naiwan sa GC na hindi nakapasok. Dahil hindi nila alam kung paano papasok sa link. Dahil nga walang, kumbaga, link talaga na direct link talaga na naiwan si teacher, kasi dalawa ang GC namin. Sana po sa mga teacher po ay magkaroon tayo ng isang group lang para hindi po naliligaw yung mga bata, yung mga magulang. Sana isa na lang, kasi may nagsabi na doon nag-drop si teacher ng link sa kabilang group, which is maraming magulang ang walang link doon. Kaya hindi nila maipasok talaga ang anak nila. And nadurog ang puso ko dahil nung natapos na yung class o kanilang orientation, may nag-comment doon na sabi niya, pasensya na po, bata pa lang po kasi ako. Broken family po kasi kami, wala siyang nanay, yung tatay niya nasa trabaho. Sobrang bilang nanay, nakita kasi ng mga anak ko yung sitwasyon. Bilang nanay, nakakadurog ng puso, no? Na merong bata na nagsisikap na gustong pumasok, gustong magpatuloy sa pag-aaral, pero napag-iiwanan kasi. Hindi ko sinisisi si teacher. Alam ko na siya din ay bago sa kanya yung setup. Maraming teacher talaga ang nahihirapan sa setup ngayon. And sana yun lang ang nag-drop ako ng comment sa aming GC message. Sabi ko na kung maaari, sana kung busy si teacher, kaming mga parents na nandoon, dahil nga walang magulang nagagabay sa bata, gabayan namin, maging magulang kami para sa bata, sa mga katulad niya mga bata, para hindi sila mapag-iwanan. Ayun. Maging magulang tayo sa mga batang kagaya nung na-encounter ko kagabi. And, ewan ko, basta ang sakit-sakit para sa isang nanay, na kagaya ko. Siguro kung malalaman nung nanay nung bata na ganun nagsastruggle yung anak niya, ako hindi ko siya anak, hindi ko siya personal na kilala, pero ang sakit sa puso.
Kasi akala namin, lahat ng nandun, mga matatanda sa GC, mga nanay, mga ano, yun pala, may isang bata doon na, dahil nga, ang tatay niya daw ay busy sa trabaho, tapos wala siyang maasahang nanay, kaya, nakakalungkot. Eto guys, busy pa rin ako, may kinaka-copy-paste ako ng mga gulay-gulay. Ayan, magtanim tayo ng mga gulay-gulay. Para pagdating ng panahon, meron tayong ma-harvest, diba? Bakit wala akong makita nangangati na ulo ko? Okay, the best price. Okay. Okay, nagsisimula na yata itong... Parang tingin ko nagsisimula na siya. Nagsisimula na naman siyang yung signal. Kasi ang signal dito sa umaga lang eh. Struggle is real talaga. And guys, check nyo, meron tayong bagong apps kung saan pwede tayong kumita. Meron ako mga updated apps dyan na kung saan pwede kayong kumita, guys. Check nyo lang po yan. And kung maglalaro ka lang. Actually, maglalaro ka lang dito sa apps na to. Tapos, yun na. Ba't ayaw niya nang mag-ano? Okay. Anong nangyari? Ayan, posting. And ayan, meron tayong updated videos. Tingnan nyo lang dun, guys, yung link para makapagsimula kayo to download. At pag ginamit nyo yung referral code ko, syempre, hindi lang ako makikinabang, pati rin kayo, makakatanggap kayo ng points para madali nyo ma-redeem ang inyong ayan. Ang inyong points. Kumbaga, madali nyong ma-cash out. Okay? Hala, nakakaloka. Sa Shopee ba to? Okay? Then, Shopee nga. Tapos, ang inano ko Lazada. Oh my gulay. Teka lang, nasa na ba yun? Ito pala yun. Nakakaloka. And yun guys, naglakad ako ng... Kasi nag-a-apply ako as a lady guard, di ba? Naglakad ako ng aking PhilHealth. Dahil nawala yung PhilHealth ko. Ayan. Naglakad ako ng PhilHealth guys. Tapos... Palitan natin. Naglakad ako ng PhilHealth. Tapos, edit post. Burahin ko na nga. Tapos, guys, pumunta kasi antipolo ko. Okay, barahin ko na lang. Kasi yung link Lazada, yung picture Shopee. Nakakaloko, diba? Naglakad ako ng PhilHealth, guys, dahil nawala yung aking card or temporary ID. Kung kagaya ka sa situation ko, same situation tayo, ang gagawin nyo lang, guys, is pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth. And dahil nga, hindi ko alam yung number ko sa PhilHealth, binigay ko lang yung pangalan ko and maging honest lang tayo na nawala yung ating temporary PhilHealth ID. Ayun. Kasi meron naman tayong record doon kahit hindi tayo nakapaghulog, sabihin lang natin na nawala yung temporary ID natin. Bibigyan nila tayo ng papel, matitrace doon na nawala
yung account mo. Then bibigyan kanila ng panibagong ID. And kailangan talaga sa panahon ngayon, kailangan yun yung sana mag-post. Kailangan talaga sa panahon ngayon na kumuha tayo ng mga requirements natin kahit pa nagkakaroon ng mga abriya-abriya sa PhilHealth. And dahil Lady Guard ang aking tinatahak na landas ngayon, ayan. I want to serve. Diba, charot? Joke lang. Ah, hindi. Sa toon na rin. Hindi. Lady Guard kasi bukod sa gusto kong to serve is yun lang ang available na trabaho sa ngayon for me. And kailangan talaga kasi sa panahon ngayon meron kang stable income. May regular income ka. And dahil regular din monthly ang bayaran ko sa kuryente, sa bahay, kailangan talagang maghanap ako ng aking... Okay.